sa dinami-dami ng mga kasaysayan, mga istoryang naglalabasan doon sa mga kaganapan sa ating bansa tungkol sa pagbabanggaan ng pulahan at ng dilawan. Kung ano-ano ng istorya ang lumalabas, meron ganito, meron ganito rin. Medyo matagal-tagal na rin mga Boca Tribes ang kapanahunan. 35 taon na halos ang nakalilipas. Magpahanggang sa ngayon, yung mga kasaysayan na nangyari noon, hindi pa rin natin mapiho kung alin ang talagang totoo. Pasalamat na lamang at mayroon mga ebidensya na naglalabasan, pinakikinabangan ng mga tao at nakikita ng ating mga kababayan, ng mga mamamayan. Katulad ng aking ipapakita ngayon sa inyo mga Boca Tribes, mahabang panahon na sa loob ng 35 taon halos ang nakaraan, magpahanggang sa ngayon, ang mga mamamayan ay puzzle pa rin. Hindi pa rin nila halos alam kung sino ang tunay na nagpasabog sa Plaza Miranda. Mahaba at napakahaba ng panahon na ito'y ibinintang kay Pangulong Edralin, Ferdinand Edralin Marcos, na talaga namang halos ang mga tao ay nag-aklas laban kay Marcos sa paniniwala nila na si Marcos talaga ang nagpasabog sa meeting de avance ng Partidong Liberal sa Plaza Miranda. Ngayon, habang yung panahon ay tumatagal, habang lumilipas ang panahon, talagang napapatunayan na ang kasaysayan nga naman, pagkalihim-lihim mo man, anumang paglilihim ang iyong gawin, sa pilitan, lalabas ang katotohanan. Katulad ng aking ipapakita sa inyo ngayon na video na nakalap natin sa baul. Nakita natin sa baul ng kasaysayan. Mga Boca Tribes, panoorin ninyo ang kasaysayang ito ng magsalita na si Victor Corpus. Doon po sa hindi nakakakilala kay Victor Corpus, si Victor Corpus po ay isang kasapi. Siya po ay miyembro ng komunista. Na noong panahon pong yun ay kalakasan ng komunista sa kapanahon ng martial law. Alam niyo mga Boca Tribes, ang katunayan naman kaya ibinagsak ni President Ferdinand Edralin Marcos yung martial law ay dahil sa patuloy at mabilis na paglaganap ng komunista. At kung hindi naman nagbagsak ng martial law si Pangulong Marcos, baka sa kasalukuyang panahon, tayo ay mga komunista na. Gayunpaman, pagbibigay ng linaw sa inyo mga Boca Tribes, kung sino talaga ang nagpasabog sa Plaza Miranda. Eto mga Boca Tribes, panoorin nyo ang video ito. At makikita ninyo ang kasaysayan, ang katotohanan, kung sino ang nagpasabog sa Plaza Miranda. Na nag-uusap yung mga biktima ng Plaza Miranda, hindi pa nila kinikwento sa publiko, pero sila mismo nagdududa, bakit wala si Ninoy doon? Bakit naka-flak jacket siya when he arrived? Nung naka-tihaya na ang mga tao, nagdadrama na siya sa media. Paradigm shift sa akin yun. Ganito pala sa loob ng usapan itong mga oposisyon kay Marcos. Lumalabas, nakikita ko ang totoo. And so, but eventually, Salonga in his book in the 1990s na, mid-1990s, sinabi niya sa libro, sila Joma season na may gawin ito. And it was a very brilliant move. Ang galing talaga. Nangyari yung Plaza Miranda bombing. Nangyari yung tsorya ni Joma. That is the brilliance of Joma. Yung revolutionary leap na sinasabi. Yeah, na-predict niya yung mga mangyayari. Kaya lang, it's a different kind of brilliance. May pagkakuan dahil ginamitan ng acts of terror. Mm-hmm. Like the bombing of the Liberal Party meeting the Avance. Mm-hmm. In August 21, 1971. So tama si Marcos, kayo nga. Yeah. Mali yung Liberal Party, yes, na si Marcos. Yes. I was then newly elected or appointed as a member of the Central Committee ng Communist Party of the Philippines. Ang katotohanan kung sino ang nagpasabog sa Plaza Miranda. Plaza Miranda bombing. Nagkakaroon kami ng mga discussion group to discuss yung dialectical materialism, historical materialism,
Si Joma yung nag-ano sa amin, nag-lecture. Yung ideological basis ng aming pinaglalaban. Teorya ni Joma, we don't have to wait for these revolutionary leaps in the process of historical development. But we can create the situation ourselves. Maliit pa lang yung movement. So, how can we create that revolutionary, parang revolutionary tide, yung elections? So, nakita po ninyo mga Boca Trips. Yan po ay halo po na o hango po natin sa tunay na kasaysayan na naganap sa ating bansa. Napakahabang panahon ng pagsabog sa Plaza Miranda na ikinamatay ng maraming mga kababayan nating Pilipino ay talaga namang halos 3 dekada na karamihan sa mga Pilipino ang nakakaalam. Ang gumawa ng pagpapasabog na ito ay si President Marcos. Sa totoo lamang mga Boca Trips, ang katotohanan ay lumabas. Ito pala ay pakana ni Jose Maria Sison at ni Binigno Aquino. Kanya pala doon sa kapanahon ng yun, marami nagtataka bakit doon sa Plaza Miranda ay meeting di abansi ng liberal. Pero halos nagsisimula na wala pa si Binigno Aquino. At napatunayan ng kasaysayan na kaya pala wala pa si Binigno Aquino doon, eh medyo merong plano at alam ni Binigno Aquino ang mangyayari na may sasabog sa Plaza Miranda. So mga Boca Trips, yung mga ganyang kasaysayan ay talagang napakahabang panahon na inilihim sa ating mga Pilipino. At kung sino man ang mga nagsabuatan upang ito'y malihim, sa makabagong panahon na ang tinutukoy ko nga yung ngayon, eh naglalabasa na at uti-uti nang napapatunayan na talagang ang pamumuno ni Marcos ay may pagmamahal, may puso, may damdamin sa mga Pilipino. Yung issue nung sinasabi nilang pagnanakaw, bagaman, sabi nga natin ay marami pa rin ang naniniwala na talagang may ninakaw. Pero nakakapagtaka doon, lahat naman ang ini-issue sa kanya sa issue ng pagnanakaw ay na-dismiss. Ngayon, parang ang lumalabas yung mga tao, tayong mga Pilipino, lumalabas wala tayong respeto sa batas. Bakit ko sinabi yon? Eh kasi, bakit ganun? Kapag ka ang naging hatol ng korte sa mga Marcos ay dismiss ang kaso, walang sapat na katunayan para maidiin sa asunto ang mga Marcos. Ayaw ninyong tanggapin. Galit na galit kayo. Ngayon, parang ang nangyayari, eh, pinangihimasukan nyo yung usaping legal. Kasi sinintensyahan, hinatulan ng korte na i-dismiss ang kaso sapagkat walang sapat na magpapatunay ng kanilang ginawa. Pero ayaw niyong tanggapin. Pero parang ang gustong-gusto niyong mangyari ay makonbik. Eh, kung baga, eh, bakit pa tayo nagsampa ng kaso, ng demanda, kung ang gusto rin lamang natin ay makonbik yung mga Marcos? Mas mabuti huwag na lang magkaso, huwag na lang magdemanda. At ipalagay na lamang natin sa ating mga sarili, sa ating mga isipan, na sila ay mga magnanakaw. Kaysa sa ididimanda ninyo. Pagkatapos, kapag hindi ninyo gustong inihatol ng korte, mag-aaklas na naman kayo. Magra-rally na naman kayo. Ginagawa nyo na lamang na escape yung inyong pagra-rally. Ginagawa nyo na lamang na parang sandata. Parang shield yung inyong pagra-rally na kapag hindi ninyo nagustuhan ang desisyon ng korte, magrarally kayo. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang naging ugali nating mga Pilipino. Pero gayon pa man, ang katotohanan ay lagi lumulutang sa bandang huling bahagi ng ating buhay. Kaya nga't ipinakita ko sa inyo mga Boca Trips yung footage na aking nakalap ay upang magkaroon kayo ng patas, magkaroon kayo ng pag-aaral na kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo at kung ano ang inyong magiging kapasyahanan
sa darating na halalan. At sana mga Bokotribs, kung magkaroon man kayo ng mga desisyon sa darating na halalan, sana eh yung karapat-dapat yung makakapaglingkod sa ating bayan at maihahango tayo sa kasalukuyang kalagayan ng ating bayan. Sana yung tunay na magkakaloob sa atin ng kasaganaan at ng panibagong antas, at sana tayo magkaroon na ng pagkakaisa. Huwag tayo magsalungatan, sapagkat ang nahihirapan kapag tayo nagsasalungatan ay ang ating bansa, ang ating mamamayan. Tayong lahat ang nahihirapan. Maraming salamat mga Bokotribs.